mga netizen, sa mga sa lahat ng nanonood sa YouTube, Facebook, Twitter. For today's vlog or topic natin ay tungkol sa aking YouTube channel. Okay, para sa inyong kaalaman, para magkaroon kayo ng interest at manood sa aking YouTube channel, Sanit Manjares TV, ang napapalood nito or ang content nito ay tungkol sa mga TV guestings ko, kasama yung mga celebrity, Zumba Fitness, Fit Dance Class, Summer Workshop, Dance Craze, Dance Challenge. Meron din doon Kids Dance Review by Justin Manjares at Kids Toys Review by Justin Manjares. Hey guys, yan, what's up? So today, papakitaan namin kayo ng Taekwondo. Okay, so kasama ko si? Si Ralph. Si Ralph, okay. Si Ralph, tawag dito, Taekwondo player siya ng Marikina. Ralph, ano yung belt mo na ngayon? I'm a black belt. Black belter. Ralph, tawag dito, paano mo ba na ano, paano mo sineryoso yung Taekwondo? Ano ba yung naging inspirasyon mo? At ano ba yung masasabi mo sa mga gusto na ngarap maging Taekwondo player? Una-una, inspirasyon ko yung magulang ko. Kasi gusto ko silang maging proud sa akin. Tapos, second is, gusto kong maprotektahan yung sarili ko. Ano yung mapapayo mo sa mga nangangarap maging Taekwondo player? Yung mga bata pa dyan. Para sa mga bata, tiyaga, kahit sobrang pagod mo na, kahit sobrang masakit yung katawan mo, yung perseverance mo, yung tiyaga mo sa training, dapat alam mo sa sarili mo na may pupuntahan ka. Consistent ka tuloy-tuloy. Kasi pag kumbaga, yung progress mo naputol, yun. May idol ka ba na ano, na ninja kid? Abo, si Ryu, si Ken, mga ganyan. Sino ba? Yung anak ni Will. Kilala mo yung anak ni Will Smith, yung maganda yung katawan? Pangalan. Basta si Smith, basta yun. Lupit yun. Idol mo ba yun? Idol ko din yun. Ang lupit na katawan nun. Malupit. Idol ko si Kurt Barbosa, Philippine team ng ano, Kurt Barbosa. Taekwondo. Okay. Tawag dito, ano ba yung pinakamataas na na-achieve mo sa Taekwondo? Overall champion sa Cavite. Sa Cavite. Okay. Ilan ba yung pinabagsak mo doon? Ilan ba yung tinalo mo doon? Mga 5. 5. Ralph, kaya mo ba pabagsakin tong puno na to? Tapos itong puno na to. Tsaka yung puno na yon, yung tatlo. Hindi ko na kaya yan. Hindi ba kaya? Okay, sige, sampulan mo kami. Kasi gusto ko makita nila kung paano yung run house, yung ano ba yun, yung ganon, yung anong kick yan? 45 kick. 45 kick yun, yung mga ganon, para yung mga hindi maruruno, o yung mga misis dyan na yung asawa, lasinggero. First of all, bago tayo sumipa, kailangan stretch yung mga legs natin, mapag-warm up tayo ng maayos para hindi ma-frustrate yung mga muscles natin. So yan, first kick, 45 kick, basic move, up your knees, kiss your hips, then kick. Rating ko? Up your knees, use your hips, kick. So ganito siya pag mabilis. Pag one kick lang siya. That's a 45 kick. So next, roundhouse kick. Ang roundhouse kick. Si Ralph, go. Ang next natin, roundhouse kick. Para lang siyang 45 kick. Pero, nasa head level. So, kung 45 kick, ito siya. Ang roundhouse kick, head level. Okay? Ano, tapos na yun? Okay, go. Last basic kick natin is front kick. Ang front kick, from its root word na front kick, ibig sabihin sa harap. Okay? Basic steps, up your knees, kick. Up your knees, kick. Pwede siyang body level or head level. Same din yung tawag sa kanya, front kick. So, gagawin natin ngayon, head level na. So that's a front kick. Okay, ano pa? Okay, so basic blocks natin. Kunyari, kunyari you're in trouble. Tapos pwede nyong gamitin to in a right way. So, basic blocks, lower block, upper block, and middle block. So ang lower block, ganito po siya. Okay, lower block, isa pa.
So kaya siya tinawag na lower block from here up to down. Punta sa baba. So here, lower block. Ayan. Next natin is upper block. Let's say yung kalaban mo yung ni-strike ka pataas, pababa, pa ganun. Gagawin natin low, upper block. So upper block, from here, pataas. Okay? So here, pataas. Ayan, that's an upper block. So middle block. Ang middle block po ay block sa gitna. Ito siya. Tap. So middle block, kunwari, ini-strike ka sa gitna. So pwede mo i-block yung punch niya. Tap. So yeah, that's a middle block. Okay, dito naman tayo sa belt. So ang beltings natin is white belt, yellow belt, blue belt, red belt, brown belt, and black belt. So, para mapataas ang ating mga belts, kailangan natin mag-take ng promotion test sa different gyms. Kunwari, you've enrolled dito sa isang gym. So, you can ask your coach kung paano ba mag-take ng promotion test. So, yun lang. Tip ko, cut natin. Okay guys, so nakita nyo naman kung gaano katindi to. Kaya yata nito patibagin yung punong rito. Di naman. Okay. Kasi, paano yan? Kung merong loko-lokong, kunwari ikaw, pinagtitripin ka tao, ano? Kaya mo ba ako? Bugbog o dignidad? Ha? Hindi, bugbog. Ano? Bugbog, dignidad? Bugbog. Ha? Bugbog. Hindi, joke lang. Diba, yung trending, yung bugbog o dignidad, tamang-tama, kasi laki ko pa naman yung tayo, 120, oh. Hamunin ko kaya to, guys. Sparring kami. Okay. So, yun. Anong mangyayari nun, Rad? Kung nga, pinagtitripan kita ngayon. So, first of all kasi, kailangan ng taekwondo player is modesty. Ibig sabihin nun, humbleness. One of the five tenets of taekwondo. So, kahit na, nari, inaangasan ka na, may nambubuli sa'yo, either, kahit marunong mag-taekwondo, kailangan humble ka pa rin. Parang barrel din yan, guys. Pag may barrel ka, mas responsable ka dapat. Tama. Wag mo ilalagay yung barrel sa utak mo. Kailangan mas ano ka, mas responsable ka. Kailangan supported ba 'yon? Kailangan supported ka lagi na 'yon, to protect ka lang. Huwag kang mananakit ng iba. Okay? So sana may natutunan kayo at magpa-practice pa kami. Kakarantihin ko muna 'tong puno dito. Okay, sige. Bye, guys. Okay. Every belt has a responsibility. Kunwari black belt ka na, lahat ng forms, ng kicks, ng mga basics nun dapat alam mo. So every belt has a responsibility. Dapat sundutan ko. Tama yung sinabi mo. Paano pag may nanulak sa'yo, di ba? Yung mga gano'n, bubugbugin mo ba agad? Siyempre dapat ano. Ikaw na mong sabi, kailangan ano. Kailangan mas mahaba yung pasensya mo kung kasi parang barrel din yan, 'di ba? Yung responsibility mo mas ano. Tatanong ko dito yung tenants of taekwondo. Baby ko, ikaw pa rin ang baby ko.